Welcome guys. Dito tayo ngayon sa bandang Ulas, Davao City. So, update lang po natin ngayon yung kasalukuyang project na flyover dito sa crossing Ulas. So, ngayon kumusta na kaya? So, ito po si Jopans, mag-update sa inyo sa isa na namang proyekto ng City Government of Davao under sa dpwh. So, kung nagustuhan nyo po yung mga content ko, please subscribe, at pagkatapos po ng video, please click the like button, share or comment. Kahit saan po dyan, pinapasalamatan ko po kayo ng marami. Okay? So, tara na! So, itong kalsada na to, galing yan sa bandang Kalinan. Bukid nun, at saka sa Cagayan de Oro. So, sa ngayon, dahil ginagawa itong flyover dito sa crossing Ulas, pansamantalang isinara muna ang highway na to, pero doon banda sa unahan merong bypass road. So, ibig sabihin yung mga sasakyan, mga bus, mga trucks or lahat ng mga vehicles ay doon magdaan sa bypass road. So yung bypass road, kung halimbawa pakanan o pakaliwa, yun yung papunta sa may bandang diversion road. Then yung pakanan naman, no, turn right, dun banda sa unahan, yun naman ay papunta doon sa may Turil, Puan at saka Bago. So andito ngayon tayo sa ginagawang project. So ngayon, yan po mga heavy equipment, mga crane at saka ibaba. So ito naman yung papunta na pababa doon sa crossing Ulas. Okay? Papuntang downtown Davao. So bababa po tayo doon para makita natin yung mga ginagawa ng sa proyekto. Tara! Para mabungkal yung lupa. So, nandaan tayo. Saka mag-collapse. So, ayan. No? So, hindi ko lang alam kung ilang feet yan. So, ito yung equipment na ginamit. A crane. So malamang ito ibabaon sa doon sa butas na yon. Malamang lang ha. Thank you.
unsa man ning kanang gipatindong sa umlay, ilubong na po na siya. Bali, ilubong na po na siya. Testing nga. Ah, testing. Kining gilubong, ilalom niya human. Ulbuto na po? Hindi po. Guide lang na, guide sa... Parte mga bata. Korinta ising metros ang gilaw mo. Niya kwan ka buk? Sa 2, 3. Busy? Yung trabaho dito sa dili po 24 hours. So, 4 lanes siya, no? 2-2. Bali, dpwh ni Ron, sir, or private? So ang purpose aning gilubong para masukod ang kuan testing ang gilaw mon. Kita tawag na bakal sir? Ang gawin? Bar? Sa klase nga? Ibin. So, yan po mga yung bakal na yan, tawag dyan is ibin. So, purpose niyan, sabi dito ng kausap ko, ano, parang isusukat lang yung ano, lalim ng pundasyon. So, parang testing. So, ano yan? 12 na pundasyon. Or, basta may term ang ano dyan eh. Yung mga nasa construction. So, juicy na ano, pundasyon niya. Yung mga masisipag natin na mga workers. So itong ano pala to, itong project na to, private contractor, then under pa rin ng dpwh 11. So hindi sila pwedeng mag 24 hours dito kasi residential area din ang lugar na to. Pwera na lang daw kung magbubuho sila, so pwedeng ma-extend hanggang gabi o ating gabi, no? Depende po. So itong project na to, last year pa ito nagsimula, no? So mga 1 year mahigit na din ito. Ito daw, itong flyover na to ay 4 lanes. 4 lanes flyover. So
Ito, mahaba din to kasi from here hanggang doon sa crossing Ulas, then liliko pa kaliwa. So yan yung ano, haba ng flyover na to. So karagdagang development dito sa Ulas kasi noon nung wala pa yung bypass road, naku po, grabe ang traffic dyan sa crossing na yan, from downtown to Toril and from Toril to downtown vice versa, sobrang traffic. Mabuti na lang at nagawa yung bypass road at medyo ano na, light traffic na minsan kung mga peak hours. Ngayon pag matapos to, so mas lalong gaganda yung takbo ng mga sasakyan. So hindi natin alam, posible baka itong flyover na to eh baka may connection papunta doon sa coastal road, no? Hindi natin alam kasi pag diretso mo to, may madaanan, pwede madiretso sa coastal road. So malay natin, no? Baka may mga ganong alternative route din from here then diretso sa coastal road. So i-check natin yan sa blueprint. Okay, meanwhile, so ito sila, actually tapos na yung nakabao na yung ano, foundation or nabuhusan na, then naglalagay sila ng I-beam ayan para daw i-testing. Okay, so para sa mga engineers yan na nanood sa content na to, sa video na to, please comment lang kung anong tawag sa pundasyon na yan, no? May ito. Thank you very much po sa suporta ninyo sa pagsubaybay sa update ko. So ayan, so punta tayo doon sa kabila naman. So ayun sa nakausap ko, malalim daw to guys, mga 45 meters, no? So yan, bubuhusan pa yan, i-reverse pa yan. So ayan, malaking butas. Yung pang heavy duty na ano,
equipment na pambutas. Noong unang panahon, kung wala pang ganyan, medyo bubutas ka talaga ng malaki. So yan, mas madali ng makahukay ng pundasyon. Galing, no? Kumbaga nag-drill, malaking drill o barina. Ayan, reverse na. So, ipu-pull out, reverse. Ayan. So, mas madali silang makabutas, makabuhos, then ayan na, kuha na yung lupa.
Then release. Monster machine. Yan yung ano niya, guys. Function niya. So balik ulit. So hanggang makuha nila yung desired na lalim. So makalapitan natin, ha? Dali, kasi nag-break time pa. Yan. Yan. Oh. So yung katabi niya, ayun yung nabuhusan na. Ganyan din yun. Okay? Distansya o nga gamay-gamay. Sa to pa, dili din sa pariyag. Hindi po sa bangat. No? Bato. Kini? Bato. Human sa bangag, sir. Kato na, isulod no? Kana? Sir? Kana, isulod no? Human o bangag? Then, buhos. Gayon, amoy kissing, tawag niya. Tangan po mga bar. Rebar. Bar cage, tawag. Rebar cage. Rebar cage. Sir, nagkatanaw po live sa YouTube, ano katong kaya na kung mga sa Manila po yung mga vlog. So mali mga termino nila pa, mga rebar cage, rig. So kini ang gamit ano yung yuta na. Bato dyan po ni? Talag kasi lalo niya sir. Ito na may mga layer-layer gud po sa yuta. Pero pag mulahos na atong medyo gahi na, medyo dali na po siya kay humok mo. Bakit? So, ito yung cage, no? Malaki ito. Siguro mga height ito mga 5 feet. So pwede akong maglakad dito. Ayan. So ang height ko is nasa 5'5". So yun yung ito yung ibabaon doon sa no. Yung binutasan nila doon. No? Then sa loob lagyan ng rebars daw. Rebars ang tawag. Din bubuhusan ng semento. Ito. Tapos na to, no? Ready na to. So pag matapos na 'yun doon, so parang ano na, iko-continue to nila, no? Para magawa yung pinaka-pundasyon talaga, no? Yan. So, naka-ready na. Eh? Tapos na itong mabutasan, mabuhusan. So, i-rebar na lang din nila ito.
Then itayo dito. Then rebars na naman. Then buhos na naman. So na yun. So doon na magkaroon ng parang tawag doon yung girder or gear head. O kung ano man, no? So comment na lang sa mga engineers natin dyan, o kahit hindi engineers, kung alam nyo po, ay comment down na lang po yung mga terminology ng mga nakita natin, no? Yung kinover ko. So yan, papuntang Kalinan, Bukid nun, Cagayan de Oro. Pero pansamantala, sinarami na itong highway na to para sa paggawa dito sa flyover project sa Crossing Ulas. So yan na yung Crossing Ulas. So parang skyway din daw ito, two lanes, yung isang layer may isang two lanes at saka may another two lanes na nasa parang sabihin natin second level. So yung two lanes papunta doon sa kaliwa papuntang downtown poblasyon. So yung isang two lanes na skyway ay sa malamang at malamang papunta diretso doon sa Coastal Road o Davao City Coastal Road. Kasi kung di diretso yan, medyo nasa malapit na lang yung ano dyan eh, yung coastal 2 to 3 kilometers siguro, no? So yan po ang Crossing Ulas. Okay, so yan, Crossing Ulas. Kaliwa, City Proper, pakanan, papuntang Turil, Digos, General Santos City at Cotabato City. Yan na po yung mga sasakyan galing downtown or City Proper. Ito papuntang Ulas, papuntang Bukid noon. Then ito papuntang Turil Proper or Digo City hanggang General Santos City hanggang Cotabato City.